isang masayang pabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa magre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA-ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. ETUlay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Alright, good day grade 5 learners! Ayan, samahan nyo na naman kaming muli sa panibagong linggo ng makabuluhan na talakayan dito lamang sa ating ETUlay online tutorial. Ayan, good afternoon sa lahat! Kumusta kayo? Kumusta ang inyong mga naging bakasyon? Ayan, gusto ko munang batiin yung talagang kauna-unahan na nag-comment sa atin for today. At yan ay walang iba kundi si Enrico Dalupan. At etong maganda, nanunood siya sa atin via YouTube. At syempre, hindi mawawala yung ating talagang mga regular na grade 5 learners na every Monday talagang nakatutok sa atin. Hello, Joseph! Ayan, sabi niya, hello, Tutor Love and Tutor Maha. Nandiyan din syempre ang lahat ng mga taga Pinatulo Elementary School, Marilao, Bulacan. Syempre nandiyan din ang lahat ng mga taga Pinawod Central School, San Ildefonso South District SDO, Bulacan. Ayan, maraming sa lahat sa grade 5 learners na talaga namang hindi bumibitaw every Monday. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hello, Faye. Shanaya, nandiyan na si Shanaya. Hello, Shanaya. Ayan, good afternoon. Nandiyan din si Cheska from San Ildefonso din yan. Nandiyan din kasama natin this afternoon si Vince Javier San Pedro. Hello, Vince. Ayan, SSES, Pinawod Central School. Ayan, Ma'am Jenter Jane Basalio, yung kanilang advisor. Maraming salamat, ma'am, kasi talagang
ini-encourage ni ma'am na tumutok yung kanyang mga estudyante sa atin this afternoon. And of course, good afternoon sa lahat ng mga kasama natin sa anumang panig ng Pilipinas na nanonood at kasama nating matuto this afternoon. Alright, welcome po sa ating ETUlay Level Up. Ako po si Tutor Love from SDO Olongapo City, and today is another lovely day to learn and explore new things through science. At eto mga kids, new quarter na tayo. Ayan, quarter 4 na tayo. At anong ibig sabihin yan? New quarter, new learning. So, ready na ba kayo na pag-usapan yung iba't ibang klaseng interesting topics na pag-aaralan natin this quarter 4? At alam nyo ba kung anong topic natin this quarter 4? Ayan, tignan nga natin. Ang pag-uusapan lang naman natin. Yes, sabi niya na, yay, Q4 na. Yes, Q4 na. Malapit na ang ating end of school year. Nako, mamimiss ko kayong lahat. Hello, Maria! Ayan, nice to see you. Ayan, si Maria, taga-SDO Pampanga. Hello, good afternoon sa inyo lahat dyan. So, pag-uusapan lang naman natin this fourth quarter is all about Earth and space. So, kung bigyan ko kayo ng konting overview, no, kung ano yung mga laman na topic natin this fourth quarter. So, pag-uusapan natin, unang-una dyan, yung weathering, okay? Yung breaking down of rocks. What else? Pag-uusapan din natin dyan, yung soil erosion. Ayan. So, pag-uusapan natin. What else? Kasama din sa topic natin for this fourth quarter, walang iba kundi mga weather disturbances. Ayan. So, pag-uusapan natin yung ating earth surface, pag-uusapan din natin yung ating atmosphere. So, pag-uusapan natin yung effects ng typhoon. Paano ba nabubuo ang mga bagyo? Ano-ano ba ang mga effects ng typhoon sa atin, no, sa buhay natin? So, yan, kasama yan sa ating mga pag-uusapan. What else? Kasama rin sa pag-aaralan at pag-uusapan natin this whole quarter is all about the moon. O, di ba? Interesting yan. Abangan natin yan sa mga susunod na linggo. Moon, phases of the moon, yung mga iba't ibang paniniwala na kaakibat sa ating buwan. So, pag-uusapan natin yan. And of course, we will end this fourth quarter sa isa talaga namang napaka-interesting na topic, which is stars and constellations. So, ilan lamang yan sa mga pag-uusapan natin this fourth quarter, kaya wag na wag kayong bibiti yung mga grade 5 learners. And for this afternoon, ayan, sabi ni Van, I think this is si Sir Van. Okay, hello po, Tutor Love, sabi niya. Hello, Sir Van. Maraming salamat po sa inyong panunood. Alright, so ang pag-uusapan natin this afternoon, okay, sisimulan natin ang fourth quarter with the topic about weathering. So we will discuss the earth structure, okay? Earth structure, composition, and the different processes that shape it. So, magsisimula tayo sa Earth's surface. Yung, o mas kilala sa tinatawag nating lithosphere. Okay? Now, let's begin with the topic, weathering. Ayan. So, okay, hello? Sabi ni Shania, weathering. Sabi ni Faye, Earth na emoticon. So, hello? Tutok lang kayo dyan. Dyan lamang po kayo kasi napakarami nating matututunan this afternoon. Okay. But before that, so alam naman natin that Earth is a home of over 8 billion people nang naninirahan sa ating daigdig. All kinds, no? Mapaliving and non-living things man yan. So bago natin pag-usapan yung surface composition ng ating Earth, balikan muna natin, okay? Balik muna tayo sa mga napag-aralan natin nung tayo ay grade 4. Regarding sa Earth. So before we move on to our discussion, allow me to exercise your memory through our sai balik tanaw. So in a form of ano tayo, quiz. Sige, tingnan nga natin. So during your fourth grade, nung grade 4 kayo, napag-aralan ninyo yung layers of the Earth. Tama po ba? Okay. So napag-usapan ninyo yung mga layer. Sabi ni Sir Van, face-to-face na rin po kasi kami ma'am sa umagas. Distance learning naman kami sa hapon. Maraming salamat, sir. At hello po sa lahat ng mga estudyante ni sir. Ayan, maraming salamat. Alright, now during your fourth grade, pinag-usapan nga natin o pinag-aralan ninyo yung layers of the earth. Sige nga, pakicomment nga po sa ating comment section kung natatandaan ninyo ano-ano ba yung layers of the earth na inyong napag-aralan. Okay, so actually, meron lamang tayong parang kilala na tatlo lang. Pero nakahati kasi yung dalawa, kaya naging lima yung nandiyan sa ating illustration. Pero actually, tatlo siya
na yung iba may mga sub, ano lang siya. So, naka-divide. So, tingnan nga natin kung natatandaan nyo pa. Paki-comment nga po sa ating comment section kung ano-ano yung mga naaalala ninyong layers of the earth. Ayan, napag-aralan ninyo yan. Ay, ang bilis ni Shania, sabi ni Shania, inner, outer core, mantle, and crust. Wow, very good. Talagang kompleto ang kanyang sagot. Okay, so inner, outer core, magkasama, mantle, and then crust. What else? Who else? Sino pang may ibang sagot? Ayan, sabi muna ni Angeli Hazel, good afternoon po, watching from West Central School, Santa Maria, Pampanga. Hello! Hello sa mga taga-Pampanga. Okay, I think kaklase ito ni Maria. Okay, may mga sagot na. Sabi ni Faye, inner, outer core, mantle, and crust. Okay, same sa answer ni Shania. Sabi naman ni Lian Galang, hello Lian, good afternoon. Sabi niya, inner, outer, mantle, crust, and core. Maganda yung naging sagot kasi meron din siyang inner, outer, mantle. Tapos, may tinutukoy din niya yung core. Okay, sabi naman ni Joseph, inner, outer core, mantle, and crust. Okay, very good. So, ang dami. Alam nyo pa yung layers of the earth. Check nga natin kung tama ang inyong mga naging kasagutan. Alright. So, of course, the first one is what we call the crust. Okay, alam natin yan. Yan yung surface na talagang natatapakan natin tsaka may direct interaction yung tayong mga tao. So, the crust is the thin outer layer of the earth's surface. So, dito sa ating illustration, siya yung kulay gray. Okay, sa labas. Okay, now, eto, sa susunod. So, we have two. The upper mantle and the lower mantle. Pero kung mantle ang sagot ninyo, very good na very good yan. Hinati lang natin para mas lalo nating maunawaan. So we have the upper mantle and the lower mantle. Located naman ito below the crust. It is a much thicker layer. So kung mapapansin nyo sa illustration natin, mas makapal yung mantle. Kasi ito ay consist of molten rock and a semi-liquid layer of magma. So connected ito sa mga volcanoes natin. So what else? Ito, marami nakatama din dito. We have the outer core and the inner core. Okay, so pag sinabi natin outer core, it is the liquid part. O, alam na natin yan, which composed of liquid iron and nickel. Tapos pag sinabi naman natin inner core, I think napag-usapan natin ito nung pinag-uusapan natin yung magnetic field ng Earth, di ba? Kasi nga may kinalaman o malaki ang parte ng Earth's core when it comes to its magnetic field. So alam nyo ba, trivia, na ang inner core ng Earth is a solid part, okay? Unlike doon sa outer core and then sa mantle, medyo liquid siya, yung core ng Earth is a solid part at the center of the Earth. At ganito lang naman po siya kainit, 5,000 degree Celsius na pwedeng katumbas ng init ng surface ng araw. So, ganun kainit yung inner core natin. Alright, sabi ni Steven, opo. Sabi ni Sean, opo. Sabi ni Angeli, opo. So, very good kayong lahat. Nakuha ninyo ng tama yung ating layers of the earth. So, huwag natin kakalimutan yun ha. We have the crust, mantle, which is divided into two, the upper and the lower mantle. And of course, yung ating core, hati din siya sa dalawa, the outer core and the inner core. Good job, everyone. Now, let's proceed with our agham kaalaman. So, class, learners, our country, Philippines, ang Pilipinas po is a well-known tourist spot. It's because of the beautiful beaches and dami nating mga dagat dito. What else? Breath taking rock formation. At yung mga rock formation na yan has very distinctive shape, size, and pattern. Kilala ang Pilipinas dyan. Now, meron akong tanong dito. Have you ever wondered, naisip nyo na ba, paano ba nabubuo yung mga rock formation na ito? Okay? Or, how these rocks are formed? So, magandang question yan, di ba? So, magandang pag-usapan yan because today, we will learn the science behind weathering. Okay, so sige, let's move on. Now, Earth, yung ating mundo, is mainly composed of rocks. Iba't ibang sizes yan. Iba't ibang size, iba't ibang shape, iba't ibang color.
Now, though rocks, alam natin na ang rocks is very hard and indestructible, huwag nating also kalimutan na they still break. Nasisira din sila, nababasag din sila, nadudurog din sila. Now, the breaking of rocks into fragment is known as weathering. Now, take note ha, hindi po ito yung weather na temporary condition ng ating atmosphere. Okay? Yung weather na tinatawag natin, yung sunny, rainy, iba po ito doon sa the weather na pinag-uusapan natin. What I'm talking about this afternoon is what we call weathering, which is the process of breaking rocks into smaller pieces. So yung weathering na tinutukoy natin dito has something to do with rocks. Ulitin natin. So pag sinabi natin, weathering is the process that takes place as rocks and other parts of Earth's surface are broken down into smaller pieces. So yung pagdurog, pagkasira ng mga bato, ang tawag natin doon ay weathering. Alright? Now, let's proceed. Okay. So, weathering can be caused by a lot of things. Maraming pwedeng maging dahilan ng weathering. Pwedeng air, pwedeng water, pwedeng chemicals, pwedeng tayo, mga living things like the plants, animals, and even humans. But there are two types of weathering na kailangan nating pag-aralan at kailangan nating imbestigahan. Okay? The first type of weathering is what we call the physical weathering. And then the second type naman is what we call the chemical weathering. So ating imbestigahan ang mga ito. Okay? So tingnan natin. Pag sinabi natin physical weathering or also known as mechanical weathering, sa ibang libro, ang tawag natin dito ay mechanical weathering. Pero sa iba naman, ang tawag natin physical weathering. So same lang po sila, okay? So pag sinabi natin physical weathering, is the process of breaking big rocks into smaller ones without changing their chemical composition. So class, ito ang ating keyword. Pag sinabi natin physical weathering, nagbe-break ang mga rocks pero hindi nagkakaroon ng pagbabago ng composition. Okay? So, kaya ang tawag natin sa kanya, physical weathering. Wow, sabi ni Maria, physical weathering and chemical weathering. Okay, very good. Sabi ni Angel, weathering occurs when rocks at the surface are broken down by physical or chemical means po. Very good, Angel. Okay? Good job sa iyong definition. Alright. So, let's proceed. So, ano ba yung example ng physical weathering? So, bigyan ko kayo ng isang magandang illustration. So, for example, meron ako ditong rocks, which is, kung mapapansin ninyo, exposed siya. Okay? Nasa labas. Na kung saan, naaarawan, naiinitan, okay? Pwede rin nalalamigan, nauulanan. Okay? So, this rock has been exposed. Okay? So, for example, during the day, yung rock na ito o yung batong ito ay naiinitan, okay? So pag naiinitan siya, nag-e-expand yung rock by small amount. Now, during the night naman, paggabi naman, dahil malamig yung temperature, nagda-drop bigla yung temperature, significantly making it cold, so nagko-contrast. Okay? So pag mainit ang temperature, nag-e-expand yung rock. At paggabi naman, dahil malamig, nagko-contrast yung rock. So pag paulit-ulit na nangyayari ito, nagkakaroon ng crack doon sa bato. Okay? So dahil paulit-ulit siyang naiinitan sa umaga, sa tanghali, tapos pagdating naman ng gabi, nalalamigan, paulit-ulit na nangyayari ito, nagkakaroon ng continuous expansion, contraction, expansion, contraction. So eventually, mag-create ito ng crack doon sa ating bato. At as a day goes by, okay, sa patuloy na pag-expand and pag-contract ng bato, of course, eventually, yung mga crack na yon magkukause to break into pieces over time. So kaya nasisira yung mga bato. So example yan ng physical weathering. It has something to do with the temperature. So, kapag mainit, nag-expand. Kapag malamig,
nagko-contrast. Kaya nga po, mas prone sa pagkasira yung mga bato kapag sila ay exposed. Diba? Exposed sila sa temperature. Kasi nga, mas madali silang masira because nagkakaroon ng contraction and expansion sa mga bato natin na exposed. All right. Now, another example of physical weathering is what we call yung caused by plants. Okay? So, mapapansin nyo sa mga garden ninyo or kahit sa labas lang, may mga makikita kayo na some of the plants like lichens, ferns, mosses, yan, nakakapag-trigger yan ng weathering kasi sila ay tumutubo o nag-grow sila on rocks. And because they grow on rocks, it causes the rocks to break into pieces. Bakit? When plants grow on rocks, kapag sila ay nag-grow sa mga bato, it absorbs the minerals from the rocks. Tapos, dahil na-absorb nila yung minerals, nagko-cause ito na humina yung rocks. Therefore, causing the rocks to break eventually. Okay, so yung mga halaman na ganyan, even yung mga malalaking ugat ng puno, di ba? Kung mapapansin ninyo sa school, sa plant box ninyo, kapag may puno na nakatanim, tapos lumaki yung puno, yung ugat, di ba, lumalabas to the point na nasisira niya yung mga bato sa paligid. So those are some of the examples, common examples, na yung plants ay nakaka-contribute sa weathering o sa breaking down of rocks. Sabi ni Mariah, kapag yung rock po ay naiinitan at nalalamigan tuwing gabi, nagiging yellow po ito tapos magbe-break yung rock. Ang tinutukoy ni Maria ay yung freeze-thawnet na process. Ito naman ay sa mga malalamig na lugar, sa mga nagyayelo na lugar. Opo, tama yun, Maria. Kasi ang nangyayari naman doon, yung mga cracks sa rocks, okay, nalalagyan ng tubig, tapos kapag tag-yelo na, okay, nagiging yelo yon, so nag-expand yung rock. At kapag natunaw naman yung yelo, nagkakaroon na talaga, lumalaki yung crack. Okay, so very good, Maria, for that additional information. Okay, meron din sabi ni Angel, the agents of weathering are water, wind, animals, plants, temperature, pressure, acids, and humans. Well, very good, okay? So sige, let's move on with our discussion. Alright, so katulad ng nabanggit ni Angel, meron tayong mga tinatawag na agents of weathering. So example nga dyan, water, wind, temperature, and living things. Now, isa-isahin natin tong mga agents of weathering, ha? So, pag sinabi natin agents, hello, Martin! Ayan, nandiyan na si Martin. So, pag sinabi natin agents of weathering, ito yung mga nakaka-contribute para mas mapabilis yung weathering o pagkasira ng surface ng ating rock. So, the first agent of weathering, the very common, is what we call the water. Ayan, yung tubig. So, water can break rocks in different ways. Like how the strong waves hitting the rocks can make it break. So, example nga niya dito, yung mga waves daw. So, ito, I have here a picture example. So, kung mapapansin ninyo, di ba yung magaganda yung mga rock formation sa tabing dagat? Yun, napag-usapan natin yung intertidal zone. Di ba? Sa intertidal zone, it is the area where land meets the sea. So, ibig sabihin, prone din ito sa wave. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga rock formation, magagandang rock formation, makikita dito sa mga intertidal zone area. Kasi isa sa nagiging cause or agents ng weathering o pagbabago, pag-iiba-iba ng shape ng mga bato doon is yung wave. O, di ba? Imagine niyo na lang, araw-araw silang natatamaan ng wave. Therefore, hindi lang wave, hindi lang water, exposed din sila sa temperature. Syempre, lalamig, iinit. So kaya naman, prone din talaga sa weathering yung mga area dyan, yung mga intertidal zone. Okay po. Now, let's have the next agents of weathering. Bukod sa water, we also have the wind. Okay. The wind is another agent of weathering. As the wind blows, it carries small rock particles that scratch the rock surface. Now, this can bring mechanical weathering or physical weathering, which also result different rock formation. Okay,
So ano naman itong wind? Siyempre, lalo na yung sa mga rock mountains na exposed talaga sa malalakas na hangin. So for example, this one. Okay, itong picture na to. Rock, akala mo talagang inukit siya, di ba? Kasi napakaganda nung kanyang pagkakagawa. But did you know that ang cause nito ay malakas na hangin? Kasi yung area na ito, laging nadadaanan ng malakas na hangin. So therefore, nagkikreate ito ng parang pattern dun sa kanyang bato. Nagkikreate ito ng kakaibang formation dun sa bato. So makikita natin, nagkakaroon ng weathering because of wind. Isa lang ang wind sa contributor kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong klaseng rock formation. So malaki yung factor ng wind dito. Alright? Now, let's have the other agents of weathering. So, bukod sa water, bukod sa wind, of course, ito yung pinag-usapan natin kanina, yung temperature. So, alam naman natin, napag-usapan natin that when a rock is exposed to varying temperatures, so it expands pag mainit. It contrasts naman kapag malamig. So, dahil na-expose sila sa mga ganitong klaseng temperature, nagkakaroon ng repeated process of expansion and contraction, and then therefore, in due time, magkukause ito ng pagkasira ng surface or pagkasira mismo ng ating mga bato. Okay, so mahalaga din at malaking factor din yung temperature na yan sa pagkakaroon ng weathering. Okay, so for example, this picture. Okay, dati buong bato yan, ano yan, malaking bundok ng bato. But because it has been exposed to different kind of temperature, so iinit, lalamig, so nagkaroon ng pagkasira, yung breakage, at ganyan na lang yung natira sa kanya. So marami, sa paligid natin, marami tayong makikita na iba't ibang rock formation o iba't ibang itsura ng mga bato due to exposure sa temperature. Alright, sabi ni Sean, temperature po. Opo, tama ka dyan, Sean. Okay, now let's have the next one. Sabi ni Aaron Jello, ayan, nasisira po yung rock dahil sa pabago-bagong temperature. Yes, very good. All right, let's have the next agent of weathering. So we have living things. So plants, animals, ayan. Humans are great contributors to weathering. So for example, sa paghukay, paggawa ng mga buildings, quarrying, and growing may cause rocks to break into pieces. Siguro nga, ang pinaka malaking nagko-contribute talaga ng pagkasira ng ating mga bato ay walang iba kundi ang living things. No? For example, the animals. Animals can contribute to weathering. So for example, pag naglakad sila sa mga rocks or disturb it, causing landslide that scrapes or smooth rock surfaces. Meron din kasi tayong mga animals like this one na naghuhukay, yung burrowing animals, such as badgers and moles. Anong ginagawa nila? Naghuhukay sila ng kanilang mga tahanan, di po ba? Ang nangyayari, yung mga rocks na nasa ilalim, napupunta ngayon sa surface at na-expose sa iba't ibang agents of weathering. Kaya naman, nasisira yung mga batong ito. Okay? So, nadidisturb sila dun sa kanilang natural na kalalagyan because itong mga animals na to naghuhukay. And of course, tayong mga tao, napakalaki talaga ng contribution natin pagdating sa weathering. Kasi nga, gumagamit construction, yan, yung mga bahay natin, mga buildings natin, yung mga kalsada natin, di ba? Gawa yung mga yan sa ating sabato. What else? Mining. Yan, mining, quarrying. Yan, ang mga yan, ang mga process na yan, break up and disturb large sections of rock. At dahil nga yung mga batong ito na e-expose sa temperature, so ang nangyayari, nagkukos ito ng weathering o pagkasira ng surface ng ating mga rocks. Sabi ni Martin, construction, yes. Paghukay ng metal post, cause din po ng pagkasira ng bato. Yes. Yung mga nagmimina, di ba? Nagmimina ng ginto, nagmimina ng iba't ibang minerals, di ba po? Nagkukos ito ng pagka-disturb at pagka-break up ng mga large sections of rocks. Okay? So,
All right. Hello, Teacher Blessy. Good afternoon po. Ayan. At sa lahat ng iyong mga estudyante na nanonood sa atin ngayon, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, sabi ni Teacher Blessy, good afternoon kay Sean. Ayan, shout out daw kay Sean. All right. Now, again, to recap, we have the four agents of weathering na napag-usapan. The first one is water. Next one is the wind. And we also have the temperature. And yung tinatawag tayong mga living things like animals, plants, and human beings. Okay, now let's proceed to the second type of weathering. So kung kanina, pinag-usapan natin yung physical weathering or mechanical weathering, ang susunod naman nating pag-uusapan is what we call the chemical weathering. So ano ba ang chemical weathering? Now, tandaan natin that weathering is happening all around the world all the time. Okay? So hindi lang ito nangyayari sa Pilipinas, kundi sa buong mundo nangyayari ito all the time. Now, when a chemical reaction is the cause of the weathering, we call it chemical weathering. So ano ba ang chemical weathering? It breaks down rocks by changing their chemical composition. So ibig sabihin, yun yung ating keyword. Kung kanina sa physical weathering, walang pagbabago sa composition, kabaliktara naman sa chemical weathering. Nagkakaroon ng pagbabago sa chemical composition ng bato, kung kaya naman we call it chemical weathering. So it this process, rocks and minerals are reacting to different kind of chemicals like reacting to acids, reacting to oxygen, carbon, and even water. Now, para mas maunawaan natin yung chemical weathering, we need to look at the different examples or different types of chemical weathering. So sige nga, tingnan nga natin kung may mga nakakaalam ng types of chemical weathering based dun sa inyong mga nabasa. Okay, some of the schools kasi right now, nagsasummative test sila for quarter 3, tama? So yung iba naman, nasa quarter 4 na. So kung wala pa kayo sa quarter 4, at least, di ba, advance ang inyong natututunan. Alright, now there are types of chemical weathering. This includes oxidation, hydrolysis, carbonation. So yun yung ating pag-uusapan at iimbestigahan ngayon when it comes to chemical weathering. There are 5 types of chemical weathering: carbonation, hydrolysis, oxidation, acidification, and leaching. Sabi naman ni Angel, chemical weathering is the disintegration of rocks caused by chemical reactions such as carbonation, oxidation, which weakens the rocks. Very good, Angel and Shania. Thank you so much for that additional information. Now, isa-isahin natin yung ating mga pag-uusapan na types of chemical weathering. So, the first one is what we call oxidation. So, oxidation, syempre, oxygen ang cause, nagko-cause nito, okay? Oxygen causes oxidation. So, isipin lang natin, tandaan lang natin yung kalawang, okay? Think about oxidation like rust on your roof, yung kalawang sa inyong mga bubong or kalawang sa inyong mga gate, okay? It can also happen to rocks, okay? Yung ganong process sa metal, which is yung oxygen na e-expose siya sa moisture na nagkukos ng oxidation process o yung parang nagkakaroon ng kalawang. Nangyayari din po pala ito sa bato. And as the rust expands, kaya kung mapapansin niyo, may mga bato kayo na makikita na parang pula yung kulay niya, na parang may kalawang. It has maybe because exposed yung batong yon sa oxygen, tapos may moisture din, water moisture, so nagko-cause ito ng oxidation process. At nagko-cause din ito ng pagkasira ng mga bato. Okay, so kung may makikita kayong ganyan, nagkakaroon ng weathering process due to oxidation yung batong yon. So, every time na lalabas kayo or titingin kayo sa inyong paligid, try to check yung mga ganitong klaseng example ng weathering kasi marami yan sa ating paligid. So, kung nakita ninyo yung bato, parang may kalawang,
Ah, ito yung sinasabi ni Tutor Love na nagkakaroon ng oxidation process yung batong ito na nagiging dahilan ng pagbe-breakdown ng bato o pagkasira ng bato, yung wet, nag-weather yung bato. Okay po? Now, another type of chemical weathering is what we call hydrolysis. Oh, carbonation pala, nauna. Okay, carbonation. So, carbonation, isipin naman natin that when you think of carbonation, think of carbon. Okay? Carbonic acid, okay, is the cause when it comes to carbonation type of chemical weathering. So, ano naman yung carbonic acid? Carbonic acid is the cause when it comes to the carbonation type of chemical weathering. So, carbon dioxide, syempre, alam naman natin yung carbon dioxide po, di ba? Nagko-combine with water. Kung kanina, oxygen and water creates oxidation, dito naman, carbon dioxide and water combines with water creates yung carbonation na tinatawag natin. So, paano ito nangyayari? In a form of raindrops. Sa atmosphere, nagkakaroon ng paghahalo, tapos in a form of raindrops sa ating atmosphere, babagsak ito sa pamamagitan ng ulan. We call it sometimes acid rain. Okay? So, this makes a weak acid. At kapag napunta ito sa, or tinatawag natin carbonic acid, and of course, pag napunta sa mga rocks, nagko-cause ito ng pagkasira. Kasi nga acid eh, di ba? So, itong mga ganitong klaseng combination of carbon dioxide mixed with water, very common yan sa ating nature. Lalo na kung masyadong maraming carbon dioxide sa atmosphere, nagko-cause ito ng acid rain, which can cause, can dissolve rocks. Okay? So kung mapapansin niyo yung acid rains, pag pumatak yan sa bato, mapapansin niyo may mga usok-usok yan. So nagko-cause yan ng pagbubutas-butas ng mga bato. Okay po? So we call that process carbonation. Sabi ni Angel, carbonation occurs when carbon dioxide from the air combined with water producing carbonic acid po. Very good. Okay. Yes, sabi ni Angeli, carbonic acid, water plus carbonic acid is equals to carbonation. Water and carbon dioxide, okay? Tapos creates carbonic acid, which is the cause yung weathering na carbonation. Okay, now let's proceed with the third one. Hydrolysis. Ano naman itong hydrolysis? Another familiar form of chemical weathering is what we call hydrolysis. It is formed as chemicals in rocks. Alam naman natin na may mga chemical content yung ating mga bato, interacts with water. Okay, this interaction causes the hydrolysis process. When interaction took place, water dissolves ions from the minerals and carries them away. Alam nyo, very common ang hydrolysis sa mga underground rivers. Alam mo, pamilyar po ba kayo sa stalactite and stalagmite? Ayan, dyan sa ating picture, makikita natin. Example ito ng underground river. Kung makikita ninyo, ibang klase yung rock formation dyan. At yan po ay cause ng chemical weathering or chemical process ng pagkasira ng mga bato, which is called hydrolysis. Okay? So, imagine, no? Although very damaging ito, nag-create naman ito ng mga magagandang tourist attraction. Like, for example, this cave. Kuweba ito, pero because of the exposure sa hydrogen, sa water, at yung ions or minerals found in the rocks, nagkakaroon ng combination chemically, nagki-create ng mga ganitong klaseng rock formation. Beautiful rock formation. Sabi ni Lian, hydrolysis, chemicals interacts with water. Good, very good. Chemicals in the rock interacts with water po. Sabi naman niya ni Shania, very good. Okay, congratulations. Napakagaling naman. Yes, Cave. Kung kayo po ay nakapunta na sa ating sa Puerto Princesa, 'di ba? Yung ating underground river, isa talaga sa mga pinakamagagandang attractions doon yung rock formation inside the cave. And it has something to do with the process of hydrolysis, yung chemical weathering na tinatawag natin na hydrolysis. O, di ba? Amazing na nauunawaan natin kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong klaseng kagagandang rock formation because of yung process ng hydrolysis. All right. Now,
let's have... Okay, dahil alam kong gets na gets nyo na ang ating topic, let's now proceed with our aghamon. Okay, simple lang ang inyong gagawin, mga grade 5 learners. Ready na ba? Okay, ito lang po ang inyong gagawin. Meron ako dito ang unscrambled letters. Now, all you have to do is to identify the word being described, which is associated, syempre, sa pinag-usapan natin ngayon. Okay, ready na ba? Okay, so the first word, ayan. Okay, ito yung ating scrambled letter. Okay, ang clue, it is a natural solid material that is usually made up of one or more minerals. Tignan nga natin. Type lang number one and then your answer. Sige, tignan natin. May timer tayo. Okay. Wala pa. Hindi ko pa napipindot yung timer. May sagot na sila. Very good. So, ang daming sumagot ng rocks. Martin, Ayesha, Shania. Hello, Ma'am Blessy. Very active ang grade 5 learners. Yes, ma'am. Talaga naman, hindi ko pa napipindot yung timer, may sagot na sila. So, all of you answers rocks. So, tignan nga natin kung rocks ang tawang sagot. Rock or rocks, very good. Okay, let's have number two. Ito naman. Breaking down of rocks into smaller pieces. Muntik nang masabi ni tutor yung tamang sagot. Okay. Breaking down of rocks into smaller pieces. Ito daw yung process na pinag-uusapan natin ngayong hapon lamang. Okay. Number, type number two and then the letter of, the letter tuloy. And your answer. Okay. Timer starts now. Okay. Ang daming sumagot ng weathering. Sabi ni Sane, Isao Algabre, weathering. Sabi ni Lian, weathering. Sabi ni Martin, weathering. Arkin answers weathering. Si Faden answers weathering. So, tingnan nga natin kung weathering ang tamang sagot. Yes, weathering. Ito yung breaking down of rocks into smaller pieces. Now, let's have number three. Okay. This will happen to rocks when exposes to a higher temperature. So, ibig sabihin, pag mainit. Okay, high temperature, so mainit. Anong nangyayari dun sa bato? Okay, your timer starts now. Okay, type number three and then your answer. Di ba may dalawang process tayo sa nangyayari sa bato? Pag mainit, siya ay nagbablank. Kapag malamig naman, siya ay nagko-contrast. O, ano yung nangyayari kapag mainit? Okay, pag exposed ang bato sa high temperature. Explosion, sabi ni Shania. Okay, Faye, answer, expand. Okay, what else? Who else? Sino pang may ibang sagot? Si expand? Si Steven, expand. Okay, Lian answers, expand. So, tingnan nga natin. Si Ayesha din, expand ang kanyang sagot. The correct answer is expand. Okay, correct. Diba nag-expand? Pag mainit at pag malamig, nagko-contrast. Okay, tandaan natin yan ha, sa exposure sa temperature. Next, number four. Ito, tiny pieces of rocks which are combined with water and remains of animals and plants. Okay, tiny pieces of rocks which are combined with water and remains of animals and plants. Okay, part ito ng surface of the earth. Lithosphere, aba, ang galing naman talaga ng ating mga students. Okay, all of you, si Christine, sumagot ng soil. Si Shania, soil. Si Martin, soil. Lian, answer soil. So, tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot. Ayun, nag-timer pa siya. Okay, the correct answer is soil. Okay, good job. Now, the fifth one. Okay, ano naman kaya ito? A type of weathering that involves a change in composition of rocks. Again, a type of weathering that involves a change in composition of rocks. Ano po kaya ito? Di ba meron tayong dalawang klase or type of weathering? The physical weathering and the blank weathering. Parang binigay na ni tutor yung sagot. Okay, number five. Tingnan nga natin ang inyong mga sagot. Chemical, okay. All of you answers chemical. So, tingnan nga natin kung chemical ba ang tamang sagot. Alright. Chemical weathering. Kasi nga, may change in composition of
rocks. All right. So congratulations dahil dyan, lahat ng mga naka-perfect, makakuha ng mahusay badge. Okay. Congratulations everyone. Ako, alam na alam ninyo ang ating topic this afternoon. Sabi ni Lian, 5 over 5 po ako tutor. Yay! Good job. Very good sa inyong lahat. All right, before I end, okay, announcement po. Quarter 3, search for quarter 3 exemplary tutors. Ayan, pwedeng-pwede niyo pong iboto si Tutor Maha and Tutor Love. All you have to do is to scan this QR code. Ayan, pwede niyong scan yan or pwede kayong mag-vote dun sa ating Google form. Alright, so sa QR code na yan, makikita niyo na yung Google form natin. Pwede niyo po yung gamitin, i-vote po natin. Pwede niyo pong i-vote si Tutor Maha or ako po si Tutor Love for the search for exemplary tutors for quarter 3. Nomination po yan. Alright, of course, hindi lang po yan sa science, ha? Sa lahat po yan ng subject dito sa ating ETUlay online tutorial. Alright, now, okay, dyan po nagtatapos. Maraming salamat once again. This is Tutor Love, sa ngalan ni Tutor Maha. And if you want to keep learning with us, be sure po to join us again next time for another lovely day of learning Science 5 only here po sa ating ETUlay Level Up. At sa ngalan po ni Tutor Maha, lagi nating tatandaan, remember learners, agham lamang ang may alam. Ingat po tayo. Good afternoon and see you next time. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!